Hi guys, so nandito na kami ngayon sa Botanical Garden, which is super ganda dahil super napapaligiran ako ng puno and mga halaman, as in. So kahit saan kayo tumingin, puro puno. Ay, nag-aaway na naman po silang dalawa. Kahit super init nung araw, yung sikat ng araw, hindi siya super hapde. Kasi kapag humangin, tapos alam niyo yun, galing siya sa mga plants, which is the oxygen. Siya yung nagbibigay ng lamig sa amin. So hindi na ako nilalamig. Ay, hindi na ako nalamig. Hindi na ako super nainitan. Kaya okay lang na maganito. So, nahuli na naman nga kami. Actually, hanggang 10 kami dito. And oras ay 30 minutes na lang. So, kailangan namin umalis. Tara na. So, yun guys. By the way pala, sana wag nyo ako may i-judge. Wag nyo akong i-judge dito sa reaction ko kapag pumupunta ako sa mga lugar. Kasi, syempre, first time ko, parang talagang totoo yung reaction ko na ito, first time ko makakita ng ganito, first time ko makaranas ng ganitong experience. Kaya, super OA siguro ako mag-react ngayon. And, sa lahat ng mga bashers dyan, I'm ready. I-bash nyo na ako. Wala na akong pake. Kasi, experience ko to eh. Gusto kong i-video yung sarili ko. Kung ayaw nyo man, pwede naman na kayo mag-skip na. And anyways, okay lang yun. At least, I tried. So, ayan, mag-ikot-ikot lang kami dito sa Botanical Garden. As in, ang daming halaman, ang daming bulaklak. So, yan yung itsura dito is mayroon lang isang parang ganitong paikot. Tapos, may mga halaman sa gilid, sa bawat gilid. So hanggang 10 lang kami dito and hindi namin alam kung anong oras na. Or 15 minutes na lang ata. Pero, enjoy na lang din namin to. So, let's go. So guys, nandito ako ngayon sa isang part lang ng Botanical Garden, which is sa gilid, na nakaupo lang ako dito sa upuan. And na-realize ko na minsan lang ako makalabas ng Manila and parang ang sarap-sarap huminga. I mean, medyo weird man, pero diba kapag sa Manila ka kasi normal na yung mga usok, normal na yung mga vape, yung mga usok ng sigarilyo, usok ng kasakyan, gas, ganon, mga pollution. Pero once na nandito ka, although may mga kotse pa din, pero alam mo yon, iba yung pag-inhale at exhale mo, iba yung mararamdaman mo. As parang oxygen talaga, as in, di mo man masabing oxygen na hinga mo talaga, pero para sure ako, oxygen talaga, kasi as in, napapalibutan siya ng puno. As in, kahit saan ka po tumingin, puro puno yung makikita mo. Halaman na nag-exchange kayo ng oxygen and carbon dioxide na nilalabas. So, sobrang sarap lang huminga dito. At parang ang sarap na talaga mabuhay sa Baguio. Pero syempre, kailangan talaga natin bumalik sa Manila and ganun. So, yun lang, gusto ko lang sabihin na sobrang kong na-enjoy. Yung ngayon pa lang, second area pa lang to, yung Botanical Garden. Minsan lang ako makahinga ng ganito hangin, so dadaling ko to sa Manila, ganun. So, yun, kanya-kanyang vlog muna kami kasi syempre, kanya-kanyang upload sa channel and so, napaisip lang ako na nakikita ko ibang family. Syempre, kompleto sila, ganun. Which is, kahit hindi ko naman kasama si Papa, syempre, namimiss ko rin si Mama na makasama sa ganitong trip. As in, hindi kasi siya nakasama sa mga lakad namin and stuff. So, yun lang, parang nanghihinayang lang ako na kahit kaya ko na, may naipon naman ako for mga ganitong lakad, pero hindi ko magawa kasi yun nga, wala na si Ma'am. So, yun lang, parang yun lang iniisip ko, pero okay lang naman ako, alam ko naman na nandito lang naman siya sa gilid ko, sa tabi ko lagi, always. So, I miss you. So, gusto ko silang, ayun, punta kayo sa akin, dali. Hello po. Nice to meet you. Shit, masarap. Sanggipsal. It's heaven. Heaven sanggipsal. Ito, natutunan ko na siyang kumain. Potato balls, tapos tokwa. Kwek kwek.
liquid na to. So, hindi ko sure kung ano yan. Tsaka to, mga gulay actually. Toge. And then, what is this? Not sure. Ito parang salad ba? Tama ba? Salad. Salad siya. Super sarap. Ang dami guys. As in, boom. Kapag dito naman kayo sa dine-in sa loob, ito ang itsura niya. May lutuan kayo dito. Complete siya. Ay, may wifi password. Ito yung pinakainabangan ko. May wifi. Ah, ito yung mga side dish. Other side dish or sauce. Rice. Plain rice. Chapche. Soup. So guys, magsasuot na ako ng handbook. Actually, hindi siya super duper handbook. Yung parang goat lang siya. So, trabaho sa Chowpins, Korea. Yes, Korean! Ano nga sa'yo? Ba't parang hindi Korean na? So, nakasuot na kami ng handbook. Pero, dahil pala yan yung akin, mas mawa akong Korean dyan. Pero, anyway. Okay. So, yun guys, kumuha na kami ng mga foods namin from the Korean palace. Tapos, nag-dito na lang yung so, first time mo magsang. Hindi mo na first time magsang. Ikaw, first time magsang. First time, you know. Ayan na po ang linluto namin sa view. Kumuha ko ng Shanghai, siomay ata to, maki, o ba yun, potato, and tokwa, and chapche, meat, and gulay. Kasi sila din gano'n. So, luto-luto lang tayo. Medyo matalamsik lang siya. Yummers, kain tayo. Yummers, kain tayo. At medyo ba't parang ano, hindi na siya, parang hindi siya ano, hindi siya naluluto, or ewan ko. Naluluto be. Hindi pa rin namatay. Kaya parang hindi ito yung tsura ng Diplomat Hotel sa labas. So, 1913 pa lang siya ginagawa until 1915. Tara, pasok ka tayo. Wow, ang weird. So, andito lang kami ngayon sa loob at medyo weird na siya dyan. Ala, ang cute. Tignan niya. May ano, tawag doon? Apoy. Ang tawag doon? So, di ko sure kung ito bang mga ayan na yan is dati pa. Tsaka si Libertan. Hindi katakot. Fountain din na to. Hindi ko sure kung ano. Kung may makita man kayo guys, don't. Huwag nyo na akong takutin dahil ang lamig dito. Hindi siya malamig na dahil nakatakot. Ang lamig niya kasi walang tao. Ako naman parang natatakot lang ako kasi ang lamig. Hindi siya ang lamig na walang tao kasi literal na ang lamig lang. Tapos hindi ko alam saan kami pupunta. Sakit ata second floor. So 4:30, door will be closed. Hindi pa din yan. Hindi ako sure kung yung ibang gamit dito is talagang luma pa. Or parang pinalitan na lang. Pero parang may mga something kasi na nakasulat na hindi ko sure. Parang may dugo pa siya dito. Something. Weird. Parang weird niya. Lang. Ganun. Weird. Guys, meron third floor. Which hindi ko sure kung alam.
At hindi ko alam kung pwede umakyat dito. O, pwede naman. Marami naman tao. So, literally, hotel siya. With CR. Isang room. Isang hotel, isang CR. Tignan nyo, grabe. Sobrang... Whew. Kita na yung ulap. Hindi ko sure. Parang kabilang buhay na yung tulin. Kaya nga eh. Tapos as in... Ang ganda lang. Guys, tignan nyo yung nasa likod ko. I'm leaving. Grabe, hindi ako makapaniwalang makakarating ako sa ganitong lugar. Medyo OA man, pero wala. Ganun talaga yung reaction ko. Sobrang ganda. Ang Pilipinas. Oh, di ba? Sino hindi magagandahan dyan? Super, ano siya eh? Urbanized na rin siya. Oh shit, ito pala yung Ten Commandments.